Yo, Sunday to kami ngayon sa dance workshop namin. First recording talaga namin to. Lalo na sa mga mentors kasi yung iba sa malayo pa nakatira, kailangan pa nila ng sasakyan para or public transpo para makadating sa dito sa studio. At para din sa amin kasi ayun, tulad sa dancing, medyo struggle din kapag naka face shield and pag naka mask para, pero okay lang kasi para naman mas maging safe. Minsan po pag merong pag-feeling ko sasayaw na naman, so sabi ko, ay, mag-facial na naman, ang hirap na naman sumayaw. Pero
after nun, kapag nakapag-warm up na po kami, ganun-ganun, okay na po siya. Lalo na pag dumating na po yung mga coach po kasi mas natututukan na po, mas marami natututunan, mga simpleng ganun po. Yung mahirap naman po dun is yung, lalo na po sa dancing, kasi pag may instruction po about sa detail na mga step, kasi sa sharp, sa kamay, kung close yung hand or open, parang minsan kasi di ko marinig ng clear yung voice kaya minsan nagkakamali ako lang nasa ulo. Eh di nasa ulo ko tuloy yung kware siya, kung sharp siya, nasa yun pala, ang nagagawa ko, close yung hand, eh not pala sharp. Yung mga ganun na detail, eh sobrang importante kasi kailangan pare-paras kami. Yung kailangan ko improve sa sarili ko, yung kailangan ko alisin yung stage fright ko kasi medyo di pa ako sanay sa mga tao, ganun. Tsaka yung sa dance, kasi hindi naman talaga ako magaling sumayaw, pero kailangan kong galingan kasi yun yung goal namin. Yun yung main, o yung major na sangkap para mabuo kami as a group. Siguro po, as personally, maging yun na po. Maging confident pa sa sarili, tsaka in sa skills po, sa pagsayaw, and sa pagkanta. Palaging makinig sa mentor tsaka make time to practice. Marami pa po akong mga nakikita sa sarili ko po na kailangan ko po i-improve. Una po yung physical ko po. Kahit sa pagganta kayo, meron pa rin po akong kailangan i-improve. At syempre po sa sayaw, dun po talaga yung pinaka-weakness ko. Kaya nag-push hard po ako sa sarili ko na makasabay po sa pagsayaw. And glad naman po ako na parang nag-compliment po yung isa sa grupo namin na nakikita niya na I'm improving daw po, iba daw po yung focus ko. So, ang sarap lang po na napansin po nila yon. Ang 30 to 5 years nakikita ko po yung grupo namin na nag-concert sa harap ng maraming audiences. Nandun na po yung parang kasikatan po namin and syempre po ang magagawa po namin yun kung magawa po namin yung mga bagay na kailangan namin gawin ngayon para maabot po namin yung goal po namin na maging kilala na boy, magaling na boy band sa Pilipinas. Ito pong group na to, from what I see for now, we have so much potential, like, and super strong foundations, like sa singing, super lakas po nila in dancing, plus we have that. Plus yun, if we train harder, train more, we could achieve so many things. And yeah, in 3 to 4 years, I see ourselves as super, like, very skilled in singing, dancing, audiovisual performances, and yeah, I hopefully we could aim for the national board at the Philippines. Thank you.
Ako po si Taneo, isang Kalinga mula sa Cordillera. Ako po si Mo, isang Phil-Am from Zambales. Ako po si Joe, isang Kapampangan mula Pampanga. Ako po si Kenny, isang Tagalog mula Quezon City. Ako po si Tomas, isang Bicolano, lumaki sa Albay. Ako si RG, isang Waray-Waray mula sa Eastern Samar. Ako nga pala si Valper, isang Ilonggo, nanggaling sa Negros Occidental. Ako po si Gami, isang Bisaya, galing sa Bohol. At pag-uusayan pa po namin, pagbubutihin pa po namin. Pag-uusayan pa po namin, lalo, kaya sana po, gagalingan pa namin. Pag-uusayan pa po namin. Pag-uusayan pa po namin, kaya sana suportahan niyo po kami. May make-up na ako, ayusan na ako lahat-lahat.